morning mga paps. Andito pala tayo ngayon sa Timan. Aming tabing dagat kasi tinitingnan natin kung kaya bang makalaot mamaya. Di pa na makakalaot. Nakausap ko rin yung mga taga rito kung kaya na bang pumalaot yung mga malalaking bangka. At sabi nila hindi pa raw kasi malakas daw yung alon at kayang makasira ng bangka dahil sa taas ng alon. Paklasan. Ito mga paps, yung pain ni Kuya Dudong, yung para sa mga pakan tsaka mga lupin. Ito yung kanyang mga gamit. Meron ding pang Blue Merlin na tansi. At saka ito yung gagamitin niyang mga styrofoam, yung malalaki dun. Kasi balak niyang mag sleeping mga 2 araw ata. At pupunta muna kami mga paps dito sa may tulay kasi may titingnan kami dun kung malakas yung agos ng tubig sa may ilalim ng tulay para matansya kung aalis ba mamaya, kung kaya bang makaalis mamaya. Sige mga paps, tama. Dito mga paps, napakalakas ng hangin. Pero yung agos ng tubig, hindi gaano malakas. Nakita natin yung isang kasama natin na si Kuya Rupino, yung isa sa magagaling na kasama natin. Ito yung sinabi niya. Dito mga paps, hindi gaano malinig yung pinag-usapan namin kasi sana intindihan niyo yung pinag-uusapan namin dito. Pambut. Kanga na yung pambut yung ginagamit. Yung Jerome. Dito mga pumps, kumalma yung hangin at saka hindi nagaanong malakas yung alon. Kaya nagpasya yung grupo namin na umalis kasi bukas meron daw sila mga bayarin. Yung kailangan nilang bayaran. Dito mga paps, pagkababa ko may nakita agad akong isang kulagutan na malaki-laki na. Dali-dali kong pinana. Dito rin may pinapana tayong hindi makita sa camera kasi yung ibang ano ng GoPro natin ay nawala yung mga extension kaya hindi ganong makita sa camera ano yung mga pinapahana ko at kung gaano kalalaki. Kaya sana mag-enjoy pa rin kayo sa ating
dive ngayong gabi. Dito mga paps, napakaraming mga canoping na tawag dito sa amin ay mumadas. Halos dala-dalawa yung nakikita ko, kaya kahit malalim, pinipili kong huwag munang umahon kasi sayang yung isang dive na kaya naman pumana ng dalawa. Ayun o, dala-dalawa yung nakikita nating mga isda. Kaya dapat hindi masayang yung mga pagsisid natin. Kung kayang dalawang beses na papana sa ilalim, yun yung mas magandang gawin. Pero pag hindi kaya, huwag niyong pilitin. Dito pala paps, may nakita tayong isang pagong na dahan-dahan lang siyang lumalangoy at halos mahawakan ko na. Pero yung mga ganyan na mga species, dapat napakawalan na lang natin. Dapat hindi natin hinuhuli kasi yan yung isa sa pinaka magandang hayop na nasa dagat. Kaya huwag natin hinuhuli. Dito paps, may nakita tayong isang suso. Kumbaga, sa tawag sa amin, binga. Yung suso sa dagat. Dito mga paps ay may nakita akong isang talikukod na nasa bato. Kala ko maliit lang, pero nung pinana ko at umahon na, may pagka lakihan na pala. Ito rin yung mga mamadas na pag tiningnan mo sa ibabaw ay maliliit pa lang, pero pag pinana mo ay halos mas kasing magkalising lapad na sa yung palad. Lalo na itong mga talikukod or tiaw na pinapana natin. Mahaba na din pala. Dito paps, may pinana akong red lips na nasa ilalim ng malaking bato, pero hindi ko na videohan kasi yung camera natin ay hindi pala naka-play. Ito rin yung isa, yung isang tag-an ata to. Hindi ko kasi kabisado yung pangalan nito. Kung anong pangalan nito, paki-comment na lang sa comment section natin kasi hindi tayo marunong kung anong pangalan. Dito mga paps, may nakita tayong isang puffer fish or utit. Yung masarap lagyan ng gata. Dito paps, may pinana tayong tiaw at hindi nyo na din nakita yung pagkapana natin sa isang mamadas at sumabit pa nga sa isang. Pero dito mga paps, nung pagkababa ako, may nakita agad akong isang lapu-lapu na may pagkalakihan na at yan o, hindi na nakagalaw, na sentro ata. Yan o, tingnan nyo yung laki ng mamadas, halos mas malaki ata ng konti yung isang
Nakula po. Ay mga paps, enjoy na lang sa video kasi masakit pa yung lalamunan natin kasi parang sisipunin tayo. Ito na nga, umahon na kami pero yung GoPro natin ay na lobat na. 1 bar na lang ata kaya hindi ko na ipakita sa inyo yung ibang huli namin, pero makikita nyo yung isang balde na puno ng mga kulabutan at saka yung foam, styrofoam ay puno rin ng mga iba't ibang klaseng isda. Merong mga red lips at saka surahan, mamadas, iba't ibang klaseng isda kasi alam nyo naman hindi tayo eksperto sa mga ganitong klaseng isda. Ito yung sinasabi kong puno yung isang balde natin ng puro kulabutan. Mga paps, maraming salamat sa pagsuporta sa ating munting channel.